Silog. Cheese. Pareho niyo rin bang love yan, mga kapuso? E papaano kaya pag pinagsama sila? Perfect combination kaya? Hep, hep, hep! Bago namin i-reveal yan, i-welcome muna namin kayo sa Family Feud Pera Paraan Edition. Let's all welcome Ding Dong Guante! So, Ma'am Susan, meron lang tayong 25 seconds para sagutin ang limang questions na pinasurvey namin sa 20 katao. Kailangan mo lang naman magkaroon ng 45 points. What? G ka na ba? Chika na! Timer starts now. Anong silog ang madalas in-order ng mga Pinoy? Silog. Anong pagkain ang hindi mawawala sa silog? Sinangag. Ilan ang itatagal mo sa pagluluto at pag-prepare ng silog? 10 minuto. Ilang beses sa tingin mo kumakain ng silog ang mga Pinoy sa isang linggo? 4. Magkano ang karaniwang presyo ng silog? 50. So mamaya po malalaman natin kung nakailang points si Ma'am Susan. Sa pagbabalikan ng Family Feud, Pera Paraan Edition with Ding Dong Guantes. So eto na nga, alam niyo ba na ang cheesy silog daw ang nagbigay ng halos kalahating milyong pisong kita kada buwan sa isang 23 years old na senior high school graduate? Matatagpuan sa angon o risal ang kainan ng batang negosyanteng si Ched. Ang kanilang mga inihahain, yummy and cheesy overload silog meals. Nagsimula po yung kainan ko July 30, 2023. Silog business ang napili ko kasi yun po ang halos to go na kinakain ng mga Pilipino talaga eh. Nakita ko na mabilis makonsume ng tao. Mula agahan, tanghalian, hapunan at pati na rin merienda, winner daw ang mga cheesy silog ni Ched. Naku, dahil sa cheese pa lang, nakakatakam nga naman. During pandemic, may binibilhan po ako ng silog na may mga cheese. And then, halos gabi-gabi po talaga umorder ako sa kanila kasi nasarapan ako. So, hanggang sa nagsara sila, and then nagkaroon ako ng opportunity nga dito na magkaroon ng pwesto. And then, inadapt ko siya, yung silog na may cheese. Nagpaalam pa rin ako kasi same lang kami ng lugar. Kahit hindi nakapagkolehiyo si Ched, hindi raw ito naging hadlang para makapagpatakbo siya ng negosyo. Ang goal ko is matapos si senior high and then doon po ako nag-decide na magpaalam sa parents ko na mag-stop muna ng isang taon, at least 1 year. Pero hindi po para tumambay lang, kundi para mag-grind ako ng isang taon. Tignan ko ano magiging result. Sa katunayan, bukod sa pagiging isang writer, freelance videographer at photographer noon, marami pa siyang ginawang diskarte at pinasok ng mga negosyo. Napag-produce ako ng sasakyan, which is yun po yung ginawa kong isa pang source of income. Nagdi-deliver ako ng mga goods. Galing sa naipon at hiniram na pera ni Ched sa kanyang girlfriend at kaibigan, ang 150,000 pesos na ipinuhunan niya sa kanyang kainan. Literal na say cheese ang ngiti ngayon ni Ched dahil nasa 750,000 pesos ang kinikita niya kada buwan. Sobrang saya po kasi nakikita ko po na ito na po yung fruit of labor siguro ng mga ginawa ko nung in past 4 years. Bago po tumakam up, halos na de-drain na rin ako. Hindi ko na alam, araw-araw, parang nagsusurvive lang ako. Sa 4 na taon, ni-ready ako. And then, tsaka binigay sa akin yung ganito. Naibebenta ni Ched ang kanyang mga cheese silog mula 105 hanggang 130 pesos. Meron na itong Java rice, itlog at kanilang signature cheese sauce. Bestseller ang kanilang cheesy tapa kung saan sila mismo ang nagtitimpla ng karne ng baka. Mayroon din silang cheesy Hungarian, cheesy liempo, cheesy bacon at cheesy chicken. Available rin daw ang original OOG silog meals katulad ng lechon silog, bang silog, long silog, hot silog at pork silog na mabibili mula 80 hanggang 110 pesos. Present din sa kainan ng overload budbod, Shanghai budbod at iba't ibang klase ng drinks. Umaabot daw hanggang 300 orders ang kanilang naibebenta kada araw. Hindi ko po in-expect yung dagsa ng tao. Actually, nung nag-soft opening po kami, 8 PM pa lang po, sold out na kami. Sa lahat ng pinagdaanan ni Ched, mga staff at pamilya niya raw ang kanyang naging sandalan. Araw-araw po ako nandito pero hindi po ako nandito para maging boss sa kanila. So kung ano po yung kulang, finifill ko po yun para at least nakikita po nila na nandito siya para tumulong. Okay, so Ma'am Susan, ito na. Alamin na natin yung score mo kung talaga naka 45 points ka. First question natin, recap natin. Anong silog ang madalas in order
ng mga Pinoy. Ang sagot mo kanina ay tapos ilog. Yes. At ito, survey says 15. Anong pagkain ang hindi mawawala sa silog? Ang sinagot mo ay sinangag. Ding. Nakakuha ka ng 7 points. Ang top answer natin dyan ay itlog. Ilang minuto ang itatagal mo sa pagluluto at pag-prepare ng silog? Ang sagot mo dyan ay 10 minutes. 10 minutes. Ang survey? Survey says wow. Ilang beses sa tingin mo kumakain ng silog ang mga Pinoy sa isang linggo? Sabi ko. Ang sagot mo dyan ay 4. 4 beses. Survey says ang ating last question, Ma'am Susan, magkano ang karaniwang presyo ng silog? Ang sagot mo dyan ay 50 pesos. Survey says ang ating top answer dyan, Ma'am Susan, 80 pesos. Bakit? Kailan pa? Ngayon, meron kang total ng 30 points! Sige, kailangan mga, ano mga dapat? 45. Talo ako. Oh, wala naman din premyo, di ba? Okay lang yan. At dahil bestseller ang cheesy homemade papa ni Ched, ipakikita niya sa atin kung paano ito gawin. Imamarinade muna ang mga naiiwang laman ng baka sa toyo, saka ilalagay ang bawang, paminta, kalamansi, asukal, soft drinks, at iba pang pampalasa. Haluin lang natin siya at imamasa. Pakukuluan na ito sa pressure cooker sa loob ng ilang minuto. So after natin pakuluan ng ilang minuto, hanguin muna natin at papalamigin. Ready for frying na ang ating tapa. So after makaramelize nung tapa natin, set aside muna natin siya. Sunod na ipiprito ang itlog at lulutuin ang java rice. Ilalagay muna ang butter, achuete oil, bawang, sibuyas, saka isusunod ang kanin. Sa pagluluto naman ng cheese sauce, maglalagay din ng butter at tutunawin kasama ng cheese. Sunod na ilalagay ang gatas at asukal. So ngayon na-assemble natin ang ating cheesy tapa. Ipapatong lang ang itlog sa java rice, saka ilalagay ang tapa at cheese. Ready to serve na po ang ating cheesy tapa. Tapa nila. Matamis siya, tapos malambot din yung meat. And then for the cheese, hindi siya yung sobrang overpowering dun sa tapa. Bilang cheese lover, sobrang perfect niya talaga, sa lalo na sa liempo. Perfect blend yung cheese tsaka yung chicken. Very crispy on the outside, very soft on the inside. Aba, syempre, hindi rin ako pahuhuli sa tiki man portion. Yep. Maganda. Tama-tama yung kanyang combination. Alam mo, ang sarap ng pagkakasimpla niya doon sa mga meat niya. Malasang malasa, tatatakam ka natikman yung kanilang produkto. Dahil nga dito sa mga kulay, makulay eh, di ba? So, plus yung masarap na lasa nila. Ayon sa Healthline.com, ang cheese ay mayaman sa calcium, vitamin A, vitamin B12, zinc at phosphorus. Pagdating sa marketing strategy, may sariling diskarte rin daw si Ched. Yung pagkain, ginagandahan ko po yung picture, ginagandahan ko po yung pag-video. At the same time po, pinipicturean ko po yung mga customers. Pag pinicturean mo sila at pinost mo sa page, isi-share po nila yan eh, automatic eh. Share pa ni Ched sa mga batang gusto ring magnegosyo. Never stop learning po. Tignan din natin yung feedback ng mga tao. I-enjoy mo lang kung ano po yung ginagawa mo sa business mo. Kasi pag nag-e-enjoy ka dyan, masaya ka lang, kahit stress, tuloy-tuloy po yan. Kung babalik pa po ba ako sa pag-aaral, yes po, babalik po ako. And gusto ko po yung naka-inline na po dito sa ginagawa ko ngayon. Hindi sukatan ang edad at natapos na kurso sa pagpapatakbo ng negosyo. Basta porsigido sa pagkayod, magtutuloy-tuloy ang pag-asenso.